Hey, it's me, Elfie, and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, for today's content, for today's video, for today's episode, ayan. So we are now discussing the Wow English Day. Pag-uusapan natin ngayon yung mga differences na na-experience ko about my daughter and son, ayan. Wow, son. Kasi nga, ito po is, 13 years ang gap nilang dalawa. So, ayan, my friends, hindi kayo nabibingi. Hindi rin sira yung speaker ng cellphone nyo. Opo, tama ang narinig nyo. 13 years gap. So, bakit nga ba natagalan? Bakit natagalan sundan si Queen? So, hindi ko na i-discuss yan. Andito si Queen. Mag-hi ka muna. Pangit ko naman dyan eh. Hindi, madilim lang. Against the light yan. Ano sa akin? Kasi lahat ng light ng aming malaking bintana. So, ito my friends. Sabihin ko, ikikwento ko lang sa inyo kung ano yung mga experience na naranasan ko kay Queen, sa panganay ko, at kay Leo, sa bunso ko. Before kasi kay Queen, hindi ako nahihirapan sa kanya mag-labor. Sa totoo lang, wala pang isang oras yung nag-labor ako sa kanya, lumabas na siya. At umiiyak na si Liro. So, ayan. Commercial. Hindi, kasi ito, kwento ko lang sa inyo. Yung kay Queen kasi, na nagbuntis ako kay Queen, hindi ganun kahirap. Totoo pala yung sinasabi nila na pagbaba yung pinagbubuntis mo, hindi ganun kahirap magbuntis at hindi rin ganun kahirap maglabor. Pag daw lalaki, dun daw talaga mo mararanasan yung yung talagang ang hirap maglabor, matagal, tapos maarte ka sa pagbubuntis, ganun. So, ganito ko muna sa inyo yung kay Queen. Kay Queen kasi, dati na nagbubuntis ako sa kanya, payat talaga ako. Parang hindi ako buntis. Maliit yung chan ko. And then, ang kaartehan ko lang nun is pag kumakain ako, anong nangyayari nun? Nagbabalat. O yan yun, huwag yun na pong pansinin yung ilong ko. Nagmamalat po siya talaga. Ganyan talaga ako pag magdi-December. Malamig kasi. Yung nagtatanggalan yung balat. Ayan, disclaimer lang. Inunahan ko na kayo. Baka kasi mamaya mag-comment kayo. Ano ba yan? Si LC, ang daming sa mukha. Yan. Kasi dati noon, lahat ng pinaglilihian ko kay Queen is sinusuka ko. Kumbaga wala akong masyadong nakakain. Maarte ako noon sa pagkain na isuka ko. So, ang payat-payat ko talaga noon na parang hindi buntis, parang hindi manganganak, parang hindi 6 na buwan, 7 buwan, 9 na buwan yung chan ko kasi maliit nga. And then, nung naglabor naman ako sa kanya, hindi ako nahirapan kasi nakaramdam na ako ng sakit noon. And then, pumunta kami sa ospital. Pagdating doon, mga 30 minutes lang akong, siguro hinintay kong pumutok yung panumigan ko. And then, yung pumutok na, ayan, dire-diretso na siyang lumabas. Ito pa nga yun natuwa pa sa akin yung doktor ko kasi, ang bilis ko daw manganak. Yung parang lang daw akong tumain ng, ilang seconds. Ayun, hindi sila nahirapan sa akin kasi hindi ako maarte noon sa panganganak. Hindi ko sila pinahirapan. Ayun. So, hindi ako nahirapan sa kanya. Parang walang kahirap-hirap noon. Para lang talagang tumaya ako in a seconds. Ayun. Tsaka pati siya noon is 2.7 kilograms. So, medyo maliit kaya hindi rin ako nahirapan kasi nga sinasabi ko, lahat ng kinakain ko noon is sinusuka ko. So, ito naman, kaya 13 years gap yung gap nilang dalawang magkapatid, ayan, si Queen at si Liro. So, go back naman tayo kay Liro, ito, ayan, sa aking bunsong anak. So, dito naman kay Liro, ito, nasabi ko dito na talagang nahirapan ako dito, nahirapan akong maglihi, maglabor, tsaka manganak, ayan. Kasi, dito kay Liro, naglihi ako is, ang dami kong pinaglihian, pero nakakain ko naman. Kumbaga, hindi ko sinusuka. Hindi ko tulad ni Queen na lagi ako nasusuka. Dito kay Liro, parang di ko matandaan na nagsuka ako ng malala.
Siguro ano lang, padwal-dwal lang, pero hindi ganun suka. Di ba dati ano, ba't suka ka na suka, tapos siya ka lang kain ng ano, nag-piti? Oo, yun. Yun pala yung tatandaan ni Queen sa akin, susuka ako yun, tapos siya ka lang ako nag-piti. Pero ramdam ko na nun na buntis ako. Kumbaga, napatagal ko lang bago kami mag-piti. Bago ako mag-piti. Tapos ano yung sa may ano, ang palaya ba yun? Mm. Yung mga ilang buong bago mo malamang buntis ka. Ano yun, diba? Mm. Parang nang mapait yung panlasa mo. Nang sabi mo pa ka na, siguro buntis ako. Sabi mo pa nga na eh. Hindi ko natanda yun. Si Queen yung mga nakakatanda kasi siya yung nandito sa bahay, siya yung kasama ko. Talaga? Siya ba yun? Oo, nung hindi ko pa buntis, nung akala nung nag-assume tayo. Ah, nung hindi pa ako nagpapa-ano, PT? Hindi, nung ano pa yun. Asa yun? Ah, basta daw yun, basta. Hindi ko na matandaan, basta ang alam ko. Di ako dati pa yun. So, umiyak ulit si Lir. Oh! So, commercial ulit tayo. But, normal lang daw yung umiiyak kapag ganun. Oo, oh, inaaway kasi siya ng kalaro niya. So, ito yung... Kinahala yung laro niya. So, ito nga, guys. Yung ano nga kay Liro noon is hindi ako masyadong susuka noon ang alam ko. And then, lahat ng pinaglilian ko is kinakain ko. Hindi tulad kay Queen na yung mga pinaglilian ko, isang kagat lang, tapos ayoko na. Ano yung mga pinaglilian mo? Kanino? Sa kanya. Ayan, yung mga pinaglilian ko kay Liro is mga sunog. unang kinain ko na unang hinanap ko is sunog na, ano yun? Isda. Pork chop, yung inano na rin yan. Yung inano na yung sa may ano? Oo, yung sinunog ko. Sunog na pork chop, sunog na isda, sunog na chicken, yung mga ganon. Sunog na tusino, yun. Ako ngayon nagtaka kasi ano, mahilig ako sa sunog, pero nung lumabas si Liro, maputi naman siya. Diba? Kakala ko maitim siya. Hindi naman. And then, kay Liro, nung nag-labor ako, ayan, 11 hours po ako nag-labor, para alam. Oo, nagsimula na ako nung ano, nung pumunta sa Suniko. Tapos siya kapunta sa hospital. Tapos gabi na, oo, oh, diba? 9:39 ako nung nanganak kay Liro. Tapos nagsimula ako lang yung mga 9 a.m. Nag-labor na ako nun. Kasi, ano siya, early delivered ang tawag sa kanya. Kasi kailangan siyang ilabas. Pero, although, sabi naman ng doktor doon sa hospital, ano, hindi pa naman kasi maaga pa. Pero, parang, doon sa doktora ko, sa OB ko talaga, pinapa-ano na ako. Yung kailangan ko na doon manganak. Pero, meron pa namang, ano, mga days na pwede pa. Yun nga, parang, ano, pinilit. Pinilit ilabas. Kasi, gusto na yung lumabas ng baby sa tiyan. So, yun, 11 hours ako nag-labor na, so mahirap kasi pinababa pa. Basta yun na, naikwento ko na yun dito, ayan, yun yung vlog ko. Panoorin nyo na lang yan. Andyan yun, yung kwento nun, kung bakit naging 11 hours, tapos 15 times IE, napakapsakit. IE, ano yung ano? Yung ano yun, ba tawag dun? Comment nyo nga dyan, nakalimutan ko rin. Nakalimutan ng malanda na. Then, ayun. Then, maraming rin akong karanasan doon kay Liro sa hospital na yun kasi doon ko lang din naranasan na yung doktora ang pumutok ng panubigan ko. Which noon kay Queen is naranasan ko kung saan pumutok ng panubigan ko. Dito kay Liro, yung doktora pa ang gumawa. Pinutok niya pa ng kusa. Hindi kung saan pumutok. Yung doktora ang pumutok. Ang gulo. Basta, hindi ano, iba. Magkaiba sila. Tapos, ano, dito, pumutok na yung panubigan mo, lalabas na yung bata. Pakiramdam mo, lalabas na. Ayaw pa. Sabihin, pinipigil pa nila, huwag mo ilalabas, ganun. Doon tayo sa kabilang kwarto. Ganun sila. Eh, doon kay Queen, nung pumutok na yun, pinairi na ako. Dito, hindi. Huwag mo na ilabas. Hindi pa tayo sa kabilang kwarto. Ganun. O, diba? Kaiba. Basta, ibang-iba talaga yung naranasan ko kay Queen tapos dito. Tapos, kay Queen, nung tinatahi ako, kasi napunitan ako ng ano eh, sa pipay. Kailangan tahiin. Napunitan daw ako sa pipay. Hindi naman, ang liit-liit lang naman ni Liro, hindi naman ganun kalaki, pero napunitan talaga ako. So, tinahi yun ni Doktora without
painless. Magkaiba sila. Kasi kay Queen, doon sa hospital na pinanganakan ko kay Queen, tinurukan nila ako ng painless. Dito kay Leo, hindi nila ako tinurukan ng painless. So, ramdam na ramdam ko yung sakit. Oo. Bawat pasok ng karayong, hila. Ay, karasing karayong, karayong na ginagamit ng tahim. Hindi, di ko alam kung ano. Hindi ko nakita. Ganun. Tapos dito, kay Liro, yung doktora dito, tinarayan pa ako, ganun. Tinarayan ako kasi wala daw akong ano doon, record. Hindi naman daw ako nagpa, ano doon, pa-check up. Kasi iba yung ako nagpa-check up doon sa private, ako nagpa-check up. Tapos nanganak doon sa public. Tapos kay ano kasi, kay Queen, hindi naman ganun. Ang babait ng mga doktora din, mga nurse doktora, ganun doon. Iba-iba talaga yung experience ko sa panganay ko kay Queen dito kaysa dito sa bunso ko. Tsaka dun sa kay Queen, ano talagang pag inilipat ako sa isang bed, may nagbubuhat sa akin yung mga nurse. Dalawang nurse yun na lalaki. Eh dito kay Liro, my gosh, sabi ba naman sa akin, ano, lumipat ka dun sa kama, kala mo bubuhatin ka namin. Hindi, ikaw sarili mo. My gosh, ganun yung mga naranasan ko talaga. Ano, sariling sikap mo. Tatayo ka talaga, ikaw ang lilipat dun. Eh, dun sa kay Queen, binuhat ako. Dito, hindi. Tapos, yung naglinis sa akin nung dati ng, ano yun yung ano ko, tawag dun, mattress ko, is kay Queen, is ano, robot. Oo, yung pumapasok na gano'n. Dito kay Liro, si doktora yung naglinis. Tapos, wala pang painless. Ramdam ko talaga lahat ng pasok ng karayom at hila ng sinulid. Ayan. Tapos, tapos makikita mo, hindi nila niliguan si Liro noon. Tapos si Queen, alam ko niliguan doon sa ospital na pinanganakan ko. Ayun yung mga differences na naranasan ko dito sa dalawa kong anak, sa panganay ko at sa bunso ko. Which, kay Queen, napakabilis kong mag-labor. Wala pang isang oras. Ang bilis ko siyang inilabas. Dito kay Liro, lagang tagalan akong mag-labor. At talaga nahirapan ako. Totoo pala yun, kapag lalaki pala yung pinagbubuntis mo, mahirap pala talagang i-labor, tapos ilabas, ganun. Pero nung nilabas ko naman, para lang naman akong tumaay, ang sarap sa pakiramdam. Pag nailabas mo na, parang, oo nga, totoo yun, para kang tumaay. Kasi iwan ka talaga, tubol. O, gabi daw ako sa kanya. Ayan, umiiyak ang si Liro. Commercial ulit. So, ayan, my friends. Gusto ko lang sa inyo malaman. Gusto ko lang sa inyo i-share yung mga differences na naranasan ko between my eldest and my youngest na anak. Ayan. So, ayan. Nautal na ako. Wala na akong masabi. Inasabi ko na yung mga experience ko sa kanila. So, thank you for watching, guys. So, see you on my next episode. So, ito yung tamang chikahan lang. Konting chika lang. 30 minutes. So, thank you for watching. So, see you on our next episode. Bye. Marami pa akong chika, guys. Bye.